Magsitayo na po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinagpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdanghal, magpagkailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa niyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinagpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdanghal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa panglima tayo na linggo ng pangkaraniwang panahon sa taon A. At ngayon ay linggo ng pambansang panalangin laban sa human trafficking. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Isama rin natin sa misang ito ang intensyon natin para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Ukraine, at ang ating matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. At isama rin natin sa misang ito ang mga intensyon sa iba't ibang mga tao na nangangailangan ng liwanag ng kanilang buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, sa Ebanghelyo, inaanyayahan tayo ni Jesus na maging asin at liwanag sa mundo. Tayo'y asin na hahadlang sa pagkabulok ng lipunan. Tayo ang magbibigay lasa sa buhay dulot ng ating pananalig sa Diyos. Sa diwa ng panampalatayang ito, tayo rin naman ay liwanag na magbibigay pag-asa sa panahon ng kapighatian at kawalan ng katarungan. Ngayon ay pambansang araw ng panalangin at kamalayan laban sa human trafficking. Sama natin sa ating mga sa ating misa ang mga biktima ng pang-aaliping ito upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon,
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka at ipinagdarahan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos ay nanglangit, Amang makapangyarihan. Panginoong Hesukristo, putong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu sa lahat ng Ama. Amen, 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 amen. Mahalalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kami mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang magbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Iyong mga tao na halos sobad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sasa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit sa ang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ang puon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pangaalipin at pagsuway sa akin, ang masasamang salita'y iiwasan. Kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Ang taong may tuwid, mabait habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag. Ang magpapautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balita'y hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi may tatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inialagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nasa ikalima na linggo tayo sa karaniwang panahon ng taon A ng ating liturhiya. At ngayon po nagkaroon tayo ng mga pagnilay-nilay tungkol sa liwanag at tungkol sa asin. Unahin muna natin ang asin at pangalawa,
yung tungkol sa liwanag. Sa mga Hebreo o Hudyo, ang salita ng asin ay milak. Milak ay napakahalaga po o asin. Dahil para sa mga Hudyo at ang ating Panginoon na isang Hudyo, isang Hebreo, ito ay nagpaalala ng tipan ng Diyos at ng kanyang hinirang na bayan na ating mabasa po sa mga aklat ng Kronika, Kapitulo 13, versikulo 5. Kaya ang milak o ang asin ay tinuturing na isang simbolo ng pananatili, ng pagiging matapat, ng pagkaroon ng lakas, pagkaroon ng tibay, kagamitan, halaga, at ito ay tinuturing na napakahalagang bahagi ng buhay sapagkat ito'y nagdalisay. Ganun din sa Greek na kahulugan, ang sa Griego naman, dahil ang atin pong ebanghelyo na kasulat sa Koinoko na Griego, halas, at sa Latin ay sal. Mahalaga po ito sapagkat ang salary o ang sweldo ay nagagaling po sa salitang sal na Latin. At ang halas ay nagsasabi din na ang asin ay mahalaga. Sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 2, Versikulo 13, kinakailangan na lagyan ng asin. So itong milak o halas o sal sa Latin o salt sa English at sa atin ay asin, napakahalaga sa buhay sapagkat ito rin ay nagbigay ng karunungan. Sa mga unang panahon sa Pilipinas, ginagamit ang asin at nilagyan ng langis at doon po ginawang ilaw. Kaya ang asin ay konektado sa ilaw sa ating kulturang Pilipino. Ang ilaw naman o ang liwanag sa Hebreo ay or. Pero hindi lang po liwanag ang or. Ang or ay ang pagbibigay ng harmonia, order. Kaya nga sa aklat ng Genesis Kapitulo 1, Versikulo 3, nagsimula doon na tohu wohu wiyasik. Ibig sabihin, walang order, walang kaayusan. Ngunit nung sinabi ng Panginoong Diyos na sabi niya ay yahi or, nandoon kaagad yung kaayusan. Kaya ang linaw, ang liwanag ay hindi lang po tungkol sa liwanag. Ito ay patungkol sa pagkaroon ng harmonia, pagkaroon ng kaayusan. Dito po nating tingnan ang kahalagahan ng dalawang bagay. Ang milak o asin at ang or o ang liwanag o phos sa Griego. Dahil sa ating ebanghelyo sinasabi ng ating ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 5, Versikulo 13 hanggang 16. Una sinasabi sa Versikulo 13 na tayo ay asin. Asin sa sanlibutan, ibig sabihin dito, magkaroon tayo ng pupalaga, magkaroon tayo ng lasa na hindi sobrang alat, na hindi rin kulang ng timpla, bagkus tamang-tama lang upang tayo ay magkaroon ng isang saysay at magkaroon ng kabuluhan sa buhay. At ang ating pakikitungo sa ating kapwa-tao ay isa ring pagpahalaga sa kanila, kaya asin. Pero sinasabi rin sa ating ebanghelyo ngayon ni San Mateo Kapitulo 5, Versikulo 16, kayo'y ilaw ng sanlibutan. Kung ating pong tingnan ang walang ibang ilaw at liwanag kundi ang Diyos. At kung tayo ay tinatawag na ilaw, ang ating ilaw ay nagmula sa Diyos at tayo sa ating binyag at nakatanggap ng ilaw. At dahil dito, tayo rin ay dapat magpahayag ng ilaw, na ibig sabihin ng ilaw ay magkaroon tayo ng harmonia, magkaroon tayo ng kaayusan sa pamagitan ng ating maayos na pagitungo sa ating kapwa-tao sapagkat tayo ay namumuhay na maayos at matuwid
na ayon pa sa ating unang pagbasa sa aklat ng hula ni Propeta Isaias, Kapitulo 58, Beso City hanggang Adyes, na ito yung pagbibigay ng katarungan. Gaya ng mga nagutom, pakainin, at ang mga walang bahay, patuloyin sa tahanan, at yung mga walang damit ay bigyan ng damit, na ang kung ito'y ating ginagawa, matutulad tayo sa bukang liwayway. Ibig sabihin, nagbibigay liwanag. Versikulo 8, Kapitulo 58 ng aklat ni Propeta Isaias. Kaya nga sa versikulo 4 sa ating Salmo 111 ay sinasabi na sa dilim ay may liwanag sa tao na nahabag. Ibig sabihin, sa tao na gumagawa ng katarungan, sa tao na matuwid, sa tao na nagpahayag ng awa at habag sa kapwa, o sa maliit sabi, sa gumawa ng mabuti. At ang paggawa ng mabuti ay pagpahayag ng ating panampalataya. Kaya sa ating ikalawang pagbasa sa unang sulat, San Pablo sa Corinto, Kapitulo 2, Verso 1 hanggang 5, si San Pablo, hindi po siya nagpapangaral ng mga malalim na pangangaral. Bagkos ang kanyang ipinapangaral ay ang ating Panginoong Hesukristo na siya yung tunay na liwanag, na siya yung tunay na saysay ng buhay, na siya yung magbigay ng tunay na buhay na ganap at ikasya siya. Kaya kailangan na ating maipayag sa ating buhay ang tungkol kay Kristo na nabuhay muli at ating maipayag siya kung tayo rin ay nabuhay sa pag-ibig. Sapagkat kung tayo nagmamahalan at nag-ibigan, kung tayo umawa ng mabuti, ating ipayag ang ating Panginoon na siya ay nagbigay sa atin ng panibagong utos. Sinasabi niya, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, Verso 12, binibigyan ko kayo panibagong utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Dito, mapahayag ang liwanag, ipindi sa ating paggawa ng mabuti. Kaya, unahin muna natin ang salitang or liwanag, naway magkaroon ng kaayusan ang ating buhay. Pangalawa, ang salitang melach. Melach, asin, magkaroon ng lasa at saysay ang buhay. Upang ayon pa sa Griego, phos, ang liwanag, at alas, asin, tayo rin ay magkaroon ng tunay na makatarungan at matuwid na buhay. Dahil tayo'y nagbibigay lasa, nagbibigay ng maayos na pamumuhay, sapagkat nasintro sa ating buhay ang Diyos. Na una sa lahat, siya ang Diyos ng liwanag na magliliwanag ng ating buhay. Pangalawa, siya ang Diyos na nagbibigay kabuluhan ng ating buhay. Naway, ang liwanag na mula sa Diyos at ang saysay at kabuluhan ng buhay na mula sa Kanya ay ating maisabuhay upang ating maipayag ang Diyos, sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, may nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinaki sa Santa Maring Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanausuran ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluloklok sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto toko at hukom sa nabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ngayon tinatawag tayo ng Panginoon upang maging asin at liwanag ng mundo. Hingin natin ang biyaya sa Diyos tungo sa pagtatag ng Kanyang paghahari at itugon, Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay.
para sa simbahan maging liwanag nawa sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko habang kanilang sinasalamin ang iyong liwanag sa kanilang pagpapasya at paglilingkod sa isa't isa, kami dumadalangin. Ama, ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, magsilbing liwanag nawa ang kanilang paglilingkod sa bayan. Para sa lahat ng mga mamamayan, kami dumadalangin. Ama, ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa aming mga kapatid na biktima ng human trafficking, tulungan mo kaming gumawa ng mga konkretong hakbang upang labanan ng sistemang mga gawain sanhi upang maipangyari itong pangalipin sa kapwa. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, salubungin mo muli silang umaasang humimlay sa iyong walang hanggang liwanag. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang liwanag ng aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling mga kahilingan. Tumahimik sandali. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang liwanag ng aming buhay. Gabayan mo kami sa iyong liwanag, Ama, upan aming ding maakay patungo sa iyo ang lahat ng taong may mabuting kalooban at ang buong sangnilikha. Lingnam ito sa mita ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ni Kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait naming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahina. Ipagalumang ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pamakalanman. Sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama ng kapalintun ay marapat ni kaya aming pasalamatan sa Diyos Kristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinukob kahit minabuti niyang siya ay pinanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa bayang lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kay kisa namang helsi si awit ng papuri sa mupay sa kalangitan kami nagwiwini sa kadakilaan. Banal ka, buong may kapal. Banal ang iyong pangalan.
banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsalood po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, na alay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na imlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanudapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisahan mga Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ni San Jose. Kaisahan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng kanyang naotos, sa turo ng Isus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kamaypaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nang aming puso sa aming manahan ka, ang init ng iyong biyaya sa amin ipa dama. Patnubay ng mahihirap o aming pag-asa't gabay sa aming saya at tanglaw kang kaaya-aya. Liwanag ng kaaliwan sa aming dumalaw ka. Kalinga mo ang takbuhan noon.
pawiin ang aming pagod, ang pasa ni pagkain. Minamahal kong kandungan, sapis kami hanguin. Liwanag ng aming puso sa aming manahan ka. Itulot mo po sa amin kapayapaan, wagas ang iyong gantimpalat mana, pangako mong kasarinan, ang bunga ng pagkandili, di kaya magpakailanman. Announcements. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas ng mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 2022. Maraming salamat po. Kasabay din po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Pinapaalalahanan din po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Pagkatapos po ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong kinaupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang, kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay, upang makapamunga ng may kagalakan, para sa pakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pangitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eukaristiya o Banal na Misa. Kayong mga narito sa loob at sa labas ng Banal Team na Nazareno, kami na ugnay, smitan, iba't ibang social media platform at nakusposting sa iba't ibang paraan na way inyong panalangin na dinggin ang Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat nang walang sawang nabigay ng tulong at nasyon sa Quiapo Church. Pagpalain ko lagi ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain
kayo lagi at buhusan ng biyaya mula sa ating Poong Hesus Nazareno. Babaon po sa misang ito. Or ay liwanag na nagbibigay kaayusan. Melach, asin na siyang magbigay kabuluhan na at lasa ng buhay. Naway, ang ating buhay ay isang liwanag at isang asin sa ating pagpapahayag kay Kristo na tunay na liwanag at tunay nagbibigay kabuluhan ng ating buhay panampalataya. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inagwas na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang maraming imahin at dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito na may maalala ng pangako noon sa binyag na ikaw ang aking ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Poong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.